ganyan na siya, ano. Oh, ganda pala ng family dito, malaki. Mayaman pala sa Salonito sila, mga Trisha, sila Trisha eh. Eh, masarap yung tupo na yan. Sayo. Ayan, ayan, kuha na muna yan ang picture, mami. Uy, bina na mo yung shot. Pag social media kami. Ay, wala eh. Nalilate ang social media influencer natin. Hello. Ganda pala ng farm nyo. Hello, hello, hello. Ganda ng farm nyo. Hello po. Mga batang ko. Si tatay po. Morning, morning sir. Miscat po sa kamo pala yung kahit. Hello, pasok po. Tara, kain mo na po tayo. Ganda ng farm, ha? Ay, sorry, 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 sorry. Kain mo na tayo. Ilan ang darating na, ano, ano na, para sa reunion natin? Mga 20 tayo. Kalahati. Parang maliliit, eh. Ah. Kain mo muna. Andun na yung duri, ano? Wow, nice farm. Ganda. In fairness. Namin yung Nora sa'yo. Ilan ba kayo magkakapatid? Limo po. Bunso. Ay, dito na lang, Kuya Ami. Tayo una. Tayo nakauna. Tayo muna ang gesa. Alam sila darating. Ganun talaga. Tara, di ba po kami nakain eh? Para sa ayan, sige. Sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Marami yun eh. Kaya lang, binagyo na nung... Binagyo. Pwede natin puntaan yung sir, Buddy. Oo. Ngayon, natutunok kami... Yung mga bagong tanim namin, pinupro na namin para dumami bunga. Hindi, tumibay ang mga branches niya. Ah. At saka hindi masyadong tumataas. Ay, okay. Ito na yung mga yan. O yun, laki doon sa kitchen. Yun, mga may bunga na yung bago pa lang. First time na bumunga. Ito, okay. Sir Buddy, ano to dapat gagawin yung subdivision? Tapos tinakbo ng developer, napabenta kaila tatay. Kaya as in zero, as in flat lahat. Kami nagtanim niyan lahat. May picture. As in, galing. Wala po talaga namin. Yung mga nyug namin, kami na rin nagtanim lahat. Lahat po yan. Mga takunan, yung may picture. Ay, nanonood, sir. Simula. Ito, bigay lang sa amin ng... Oh, PCA po. PCA. Binigyan kami tapos. Tapos ngayon na, ito hindi mga takunan, mga ibang maliliit dyan yan. Mm-hmm. Pero mahigit 1,000 yung binigay sa akin. So, po mga farm, kinala. Oo. Galing. Maganda rin pala po yung coconut eh. Magandang, maganda yan sa lupot, sa stingless beans. Stingless beans. Talagang continuous ang panglaklak niya. Madami mamunga. Marami mamunga. Nasaktan po kay Bella kasi work from home. Kaya nakakaharap. Doon na lang. Hindi na kailangan lumuwas. Sa Manila rin yung office? Ay, hindi po. Bakit ka na, no? Tapos ka na rin mag-aral. Mga European. Doctorate na ako. In farming. Diba, tita ka? In farming. Steady, steady lang din. Yung big boss ko, nandiyan na. Pares pala kayo, eh. Oo, diba? Pares pala kayo, Sophia, eh. May big boss namin din ito, eh. Nakakatawa ng tita kat nung magpawala si tatay ng work area. Ba mag-absent ka pa. Ayun na yung office. Ba malik ka pa. Yeah. Yun yung masarap pag ano, business mo. Yeah, si tatay. Pero ito, as in, 2017 na nga tayo. Lang po namin tinanim. Dati mga coconut lang, pinutol nila lang kasi i-develop. Aywan ko, parang hindi nagkasundo yata ang developer at saka yung may-ari ng lupa tumakbo, nadala yung mga collection. Oo.
Ilang, may 1 hectare? Ito yung mga 6. Wow, laki. Na malapit sa kalsada, tita. Kaya, ang gandang lapit lang puntahan. Kaya po kami excited i-share yung kwento kasi yung durian first time this year. Ilang puno ang durian first, dito mga 400. Opo. Wow, oh, yung bago time. Yung unang tanim tapos yung mga 3 years old, 2 years old, mga 400 ang dito. Saan yung binibenta? Meron pong nakuha ang biyahero tapos may binadala din namin sa Maynila. Ito sa bago yung ano yung good. Last year yan, yung durian ko sa kabila, yung sa Laying. No? Yung pupuntahan natin mamaya, Sir Buddy. Ito, matagal na namin na-observahan. Hindi bumubunga. Hindi bumubunga. Simula nung naglagay kami ng stainless. Sarap. Teka mo sa... Kumain ka ba ng durian? Oo. O kamusta yung panglasa? Ano ka ba dito, Kat? Yung durian doon na tinikman natin, compared siyempre dito. Siyempre, love your own. Si Richard Moreno, paborito rin yung durian. Oo nga, Richard, wala ka dito eh. Si tita, ano nga po, Marlita eh. Oh. Di ba, pumunta na po last week kasi bumili po pang company meeting. Ano, sarap pa ito siya. Ang galing, no? At least may mga naging kaibigan din tayo dun sa ano. Four. Sir, para sa inyo talaga to. Para sa inyo talaga. Ako nang una, poultry ang... Tapos nagtatanim ako mga pomelo, rambutan. Eh, ito mga ano na kasi kailangan din ng stainless beer ng rambutan kaya nagtatanim ko para may source ng nectar din. Pero ang ganda ng farm. Productive na. 6 years. 6 years na ako nagtrabaho. Talagang ano, makita niyo bakbarin talaga ito, walang tanim-tanim. Kasi binuldoser, mga pitakan. Kaya parang may kalsada eh. Kasi wala kang picture nung... Meron tayo. Nung wala pa siyang ano, tanim. As in, sobrang init. Kasi wala pong puno. Pero maraming kalsada na punaan. Wala pa. Wala pa. Talagang clearing pa lang. May ito gagawin sana ng kalye, kaya medyo binuldoser yung papailayan niya. Sophia, dapat dito ka. No. Si Derek talaga yan. Pag nag-tour kayo, ako mag-shoot. Wow. Tinulungan kami ng UPLB program sa stainless. Nung nag-seminar po kami ni ate, ang sabi nyo, pwede nyo pong daan ng saglit yung farm namin. Kasi may field trip din po kami sa Quezon. Tapos nakita nila, mali yung ginagawa namin. Oh, pinagalitan kami nila doon. Tapos sabi, mali. Tapos yun, nag-adjust na po kami. Tapos noon, simula po noong 2017, as in tinutulungan po nila kami na alagaan yung peas, kung paano yung mga bee pasture. Mag-Thailand tayo. Mahirap mag-English. Anong observation mo doon sa bee nila doon? Mas advanced ka pa. Pinakita ko nga kala Doc eh. Sabi parang medyo mahina Doc. Yung mga colon. Nila. Kasi kahit ang lapit na natin, hindi pa rin aggressive. Kasi isang sign po yun, Sir Buddy. Ah, ganun. Pag ano, aggressive sila. Sa swarm. Yung mga ano rin. Mamaya pag-iikat natin. Magbubukas ba tayo? Sir Buddy, gusto niya? Oo naman. Siyang mahilig sa durian, minotikim lang ako. May finisher ako sa Santa Maria, Laguna. At parang pinag-aaral ko sa Laguna. Ang daming prutas doon. Pero talaga pala, sir, ang technique, pruning. Pruning ng branches, pruning ng prutas, mag-tining ka. Talaga dapat malinis. Bulaklak pa lang, nag-select ka na. Hanggang konti lang talaga igugrow mo per tree para first class lahat. Parang yung sa Thailand, yung sayang na sayang tayo. Ito ay, sayang yun. May mga limuti pa ako dyan. Ah, talaga, sir? Limuti. Walang bunga ngayon. Wala pa. Ano yung limuti, sorry? Yung para siyang berries na maliliit. Parang buhat na maliliit. May lambanog yung episode namin. May lambanog kami kapon namin. Sa ko kakapusin si Sir Bati. Ano sa akin niya eh? Sa mga nga chen po konti eh. Uminom kayo, tita? Next test lang. Isang shot lang.
Mas masarap pag mas matagal nakababad. May si Sir Moyet. Ah, ganun. Eh, may ginseng pa yung ininom namin eh. Di ba kasama niya po si Sir Moyet, yung Septiga PCA? Moises. Kahapan, no? Ano sir, ang anong ito background mo? Ba't mahilig ka sa orchard? Ako, geologist ako. Geologist? Oo. Sa petroleum man, nabili niya ko sa Sanido. Kami ang matawag. Grupo ng Philippine City Service, no? Tapos nakabili ng Alcorn Petroleum at saka Occidental Petroleum. Kaya pa yung malalakas kumita nung araw. Kaya nakabili ng malaking lupa. Muro pa nung mga muro pa nung nung araw. At saka ano, medyo okay din ang masweldo. Pero at least ang nabili nyo, hindi liblib ha? O liblib ito noon? Eh, ito na mismo. Kasi di-develop ng subdivision eh. Pero ibang mga nabili kong farm na malalayo yung iba. May 30 dogs po kami tinago namin para sa inyo. 30? Ito naman po eh. Baby pa yan eh, hindi bang dadamba. Yan ang mga apo ni tatay. Ikaw lang ang dito, Tricia. Po. Ikaw lang nag-stay dito sa farm. Saka si ate po. Ay, kasi ang dalawang magkapatid. Si ate Maris yung nag-manis. Poultry po. Poultry. Yung pinaka-eldest po na si ate Maris. Busog, buti gusto ninyo yung farming din ano. Mga singles for Christ po dito sa probinsya, yung mga couples for Christ sa ano, Manila. Kasi nag-aaral yung mga kumapit namin. Para ano sir, guard nyo sa gabi? Oo. Hindi ba nag-accredit sa ATI, sa DESLA? Wala pang ano eh, ghost signal. Yun yung kinakarir ni Richard Moreno. Ah, kaya pala attend po natin. Siya attend siya kasi requirements yun. Bale, ilan po kayo pag nag-vlog? Kami lang. Kayo lang. Din. Kami lang, siya ka-videographer, yun lang. Si Sophia ang chosen one. Yeah. The others. Sa isang YouTube channel, siya nag-manage. Hindi ko na pinakakialaman, bahala na siya doon. May mga major concerns sa siya nagtatanong. Yung panganay, yung sa Cheska, nag-work sa iba. Dati nag-work siya sa akin. Nga, before, ibang edit, ibang anong nag-work niya. Ano. Tapos, iba naman ulit na yun. Oh. Nga, ganyan din. Nung mag-create niya, po kasi mga foreign. US-based yung mga client niya ngayon. Graveyard po. Oo, kaya po yun siya. Nag-edit siya. Sipag din, no? Parang malakas na kumita yun, eh. Hindi niya di alam. Bella, malakas ka bang kumita? Ay, titakat ayaw nga niya sabihin sweldo niya. Pag tumatawa lang yan, alam mo na. Malaki. Ay, nakita ka ng papa ko sa iyo. Bless. Mga ano yan? Mga 190? Grabe na ko si sir. Yung dalaga namin, ha? Lahat ng napunta dito, dapat yun ang kinaka-arf bago umuwi. Anong specialty? Saha po. Yung ubod ng saging. Na ginagataan namin ng may sardinas. Masarap. Talaga. May kinain kami kahapon, sir. Ano? Labong. Tinuto. Tinuto. Sa yung gabi. May salain ng tao. Apo, masarap. Dahil ano siya, oh? Square. Loki na gano'n. Pero ano, hindi pa kaya ni Bella yun. Yung gata siya. May gatang lain. Parang yung langka na ginulay. Ganon ang gano'n. Pero mas masarap. Sarap yan. At saka yung paborito ni Doc Cervantes ay yung sinigang sa bayabas. Yeah. Oh, ahay! Nako! May tilapia. Diyos ko! Meron kaming kaunting tilapia to sa... Ah, talaga siya. Integrated pala talaga to. Ano yun na pala kita si Grisha ng masayahin? Sa pool na masayahin siya. Kamukha ko ni Lobby po eh. Wow! Magandang dapan niya eh. Kung nasa Thailand kami, talagang wow! Nagpatitig ako sa babae. Kasi ito, ang ganda naman ito. May ano yan, yung panganay ko, si Maris, kamukha ko. Tapos si... Siya carbon copy ng nanay. Kaya sabi ng mga tao dito sa Mayhay,
si Tricia, anak ni Nora. Tapos yung panganak ko, anak ni Lito. Pero yung isang matanda, nasa tindahan kami ni ate. Sabi, oh, anak ni Lito. Ay, kayo, anak ni Nora, ano? Sabi, oh, sabi ng tindahan, oh, di mo, magkapatid yan. Lalabas mamaya si ate. Sana po, mamaya. Labasin mo para mamita. Sabi niyo, hindi, magkapatid yan. Eh, baka mag-idaw yun, hindi daw kami magkapatid kasi iba daw itsura. Ay, mag-asawa yun daw, ah. Matayang makakatanda sa tindahan eh. Ang nako. Mag-ano na tayo, siguro mag-tour na tayo. Kasi baka dumating na yung mga... Oo, para. Ano, hello! Bisita. Ano? Sir, ba't si Kuya Ope? Yeah, Kuya! B-boys! Okay, so, doon ako sa gitna para masagap kayo parehas ng... Ito ko ah! Oh. Okay, so andito tayo kasama natin si Tricia at saka si Isabel at andito tayo sa Sayonara Bee Farm. Ayan. Tricia, kwento na kaagad. Yes. Bakit Sayonara? Yeah. Ah, by the way, si Isabel at saka si Tricia ay nakasama natin sa Thailand. Yes. Yung orchard tour natin. Mm-hmm. Tapos, tahimik lang si Tricia. Ang ganda pala ng orchard nila. Sir Buddy okay. Talaga. Sayonara Bee Farm po, dinedicate po namin tong farm na to sa namatay po naming nanay na si Nora. Mm-hmm. Tapos sa'yo po, parang yours in dedication po. Mm-hmm. So, bee farm. Yung bee farm po namin ay focused sa stingless bees po. Mm-hmm. So, mapapansin natin, pag ikot po, madami po kami mga tanim na fruit-bearing trees, tapos yung mga stingless bees. Mm-hmm. So, ang main focus po ng farm namin is fruits and bees. Yeah. So, medyo, ang landscape namin is medyo parang, ano lang, wild, ba? Mm-hmm. wild, parang permaculture. Natural na kung paano sila sa, ano talaga, mm-hmm. sa mga bundok, ganun. So, pag ikot natin, makikita nyo na yon maganda kasi sakto maaraw. Mm-hmm. Makikita nyo sa mga bulaklak, may mga iba't ibang bees na nag-aano sila na yon sa mga flowers. Mm-hmm. Magpo-pollinate, mm-hmm. nagkumukuha ng nectar. So, pag ikot natin, makakita tayo sa iba't ibang bulaklak mm-hmm. na kung paano sila bumisita. Yeah. Okay. So aside from kay Tatay Lito, kayong dalawa ay full-time dito talaga sa farm? Opo. Ako po talaga full-time sa pagtatanim. Tapos tumutulong po si Bella sa mga marketing, gano'n, social media, kung paano namin to i-represent sa future. Kasi hindi pa naman po talaga kami open sa public. Pero pag may pumunta po, welcome naman po. Yeah. Mag-text lang ng day before or schedule para natin. Para ma-ready na. Schedule ako. Kaya baka mamaya nakapumbahay lang kami. Tapos may bumunta. Tapos yun po, 2017 po kami nag-start. Tapos makikita nyo po, ito po ay wala dati lahat. As in plain. Tapos kami na po, lahat na nakikita nyo kami nagtanim. Nagtanim. Opo, yun po. So, yun po yung isa naming laging kinukwento na na-experience na from zero lahat. In ilang years lang, meron pag nagtanim, may aani. At sabi mo nga kanina, nung nagbe-breakfast tayo, ito ay supposedly gagawing subdivision. Opo, tapos yun nga po, kami nangyari sa developer at sa may-ari, tapos napabenta po kay tatay yung lupa. Tapos dahan-dahan po namin dinidevelop hanggang na yun. So, ikot okay. na tayo. Sige, ano, ikot tayo. Saan tayo mag-start? Dito po. Alright. So, ang favorite ng mga bumibisita dito kasi nami-miss nila ang bayabas. Ayan na, yung native bayabas. Oo, native bayabas. Ang mga stingless bee po kasi. Oh, gusto nila to. Gusto nila yung kasize ng katawan nila, yung bulaklak. Ah. So, mga smaller flowers, mas yun yung pinupuntahan ng mga stingless bees. Oh, I see. Oo, so, hanap tayong bulaklak ng bayabas. Ito, nung ano nagsisimula kami, napansin namin yung kulay pink. Oh, Dama de Noche. Cadena de Amor. Ay, Cadena de Amor. Sorry. Cadena de Amor. Dati nakikita lang yan sa mga sabi nila sa sementeryo. Oh, nung araw. Sakto. Dedicate naman to sa patay. So, niloloko namin. Kaya may Cadena de Amor. Pero alam mo, trivia, nung panahon ni Rizal, yan ay... kumbaga special na flower ginagamit sa mga piging, 'di ba yung dining table kasama yan sa setup. Ginagapang nila sa dining table. Oh, ganda na na. Tapos ang tanim dito sa tabi, sir, buddy, pag ganun. Parang hindi i-harvest nila talaga yung flower. Okay. Tapos i-arrange na ila-landscape nila doon sa
sa center table. Bagong idea yan. Mag-open na kami. Doon sabihin mo, ayan ang ginagawa ni Larissa noong araw. Kasi ang daming bees na yun sa ayang. Yan, sabihin. Ayan. Ayan, may mga bees na lumilipad. Doon sa Cadena de Amor. Yan. Tapos, tingin natin dito, ito naman yung pinuntahan nyo na isang araw. Lagundi. Lagundi, kasi maganda rin po yung flowers niya, maliliit. So, favorite din siya ng stingless. Oh, kasi I see. Yung flower. Oo, tapos, ang maganda sa Lagundi, year-round yung bulaklak niya. Dahil medicinal din siya, syempre yung nakukuha niyang nectar or pollen dyan, napapapunta din sa honey natin pag nag-harvest. Nice. Kaya, malalasan. Mamaya, may honey tasting tayo para malaman nyo kung... Lagundi flavor. Pwede. Pero kasi ang pinapromote na fruit cocktail. Kasi halo-halo. Okay. Ang lalaki ng Lagundi nyo. Oo. Hindi. Ito po, na rin siya. Tapos, ito po, yan. Sinisingit na po namin yung mga stingless bees. Mm-mm. Sa mga ano. Kasi ang stingless bees po, trivia, parang noipi yan. Ayaw nang naiinitan, saka nagugutom. So, nung nagsistart kami, na hindi pa po na namumulaklak lahat. Magmamahal. Namumulaklak. Nagko-collapse talaga yung mga colonies. So, yun, isa namin napansin na dapat talaga bee pasture. Oh, I see. Kailangan magtanim. Yun lagi po namin sinasabi yun sa lahat na nagpupunta dito na pagbalak nyo mag-bee farm, dapat ready yung food source nyo. Oo. Kasi sila rin yung mamamatay and aalis. So, yun. Hindi, kahit mag-alaga lang ng stainless bees. For bees in general. Yeah. Kailangan, dapat madaming may pagkain talaga. Kasi isa namin gustong ipakita din sa farm na kahit anong height mo, makakapitas ka. Yeah. Lahat naman tayo. O, para sa atin to. Para sa atin. So, mapapansin nyo dito yung okay. Gusto namin lahat makakapitas. Walang maiiwan. baka hindi. Ayan, lalaki. Ito po, meron dito. Tapos meron din po doon. Hindi ka naman problema. Ayun, lalaki. Lalaki. This year lang namunga rin yan. Talaga, this year lang din? Lahat, sir, buddy. Kaya sobrang excited kami lahat nila, tatay. Oo. Dami natin, medyo yung mga ilang farm tayo napunta. Ngayon lang namuha din yung ibang pananim. Down, sabi nila. Kababa. Climate change. Laki. Last year po kasi wala, hindi namuha masyado yung mga rambutan po. Oo nga daw. Sa Calansones. Ang cost daw, mga yung bandang Feb daw, nag-ulan-ulan kasi. So yung plant, supposedly ma-subject siya sa stress. Saka sa bandang April po umulan dito last year. Oo, kaya hindi na muna. Climate change malaki po talagang ano. Kasi yun, yung mga dwarf po naming ano. Coconut. Dito tayo sa bus para madami. Naano rin po namin ang mga kalamansi. Ito, kalamansi din niya po. Intercrop. Gusto rin niya to. Gusto rin ng stingless. Yeah, po, intercrop. Tapos, isa pong suggestion sa amin nila, Doc, hindi naman po kailangan laging tabas or landscape talaga. Kasi para maramdaman pa rin nilang nasa ano sila, natural habitat nila. So, ang tinatabasan lang po namin, mga walkways. Para ano. Kasi yung mga hamog din po, minsan umiinom din sila doon. So, may mga ano pa po. May purpose. Yeah, may purpose lahat. So, perfect talaga ang bee sa permaculture. Opo. Perfect siya. Yun po, yung ibang mga ito po isa sa amin tatay paminta. Ng mga batang durian. Ayun, bata okay. Pa lang po, pinupruna na namin. Para maano po namin yung... Pakita mo, Sophia, maganda yung structure niya. Uh-huh. Yung mga so, stems. Diba sa body sa Thailand, linis na linis din. Oo. So yun, ganun din po ginawa namin. Yan. Makatanggal yung mga sanga-sanga para ano yung tubo. Makikita nyo po yung difference dito kung kano ka tangkad yung mga iba nilang durian compared dito. Mamaya makikita po natin yung malaki. So ito talaga trinay na from maliit pa siya. Opo, natutukan na namin yan. Ito po, Aratili. Gusto din ng stingless. Gusto rin ng stingless to. Ayan yung bunga. Sarap niyan. Mga ganyan, meron pa po doon. Oo, ang dami. Sila mas swirly. Oo, masarap to. Tamis? Yung work mo, Bella, hindi naman related sa farming. Hindi. Hindi
hindi po, pero pwede ko po magamit. Social media po eh. Advertising. Wow. Kasi ito po yung sinisingita namin ang mga Katmon native trees. Kasi gusto rin Katmon po namin promote yung mga natives natin. Yeah. Nara, Katmon. May bunga o. May bunga. Sophie, eto. Pakita mo. Yun. Maganda bulaklak nito. Opo. Yan, yeah, pang-asin. Minsan po, pag nakakita ako sa mga ano nagbibenta ng ito, powder puff, ginusto rin daw po nila ito eh. Pero mas maganda yung red na variety. Yun nandun. So it's either fruit-bearing or ornamentals. Pwede, basta flowering. Opo, na makaka... pagkain nila. So, dito, double purpose din po namin yung mga puno. Nagtatarim kami paminta. Uh-oh. Ito yan o. Ito yung paminta. Ito pa sir buddy, para meron na pong bunga. May bunga. Okay, tingnan natin. Siyo din po makakapit sir. Ayan o. Yeah. Ito ba yung native? Demensi po. Ito tayo. Pag black na siya, di ba? Doon mo siya pwede harvest. Hindi po. Pag may nag-red na po, pwede na daw po. Yung buong ano niya, cluster niya pwede na. Hindi daw, kahit nga daw sir buddy, merong konti eh. Pwede na daw. Pwede na. Doon sa likod niya. Bahay ng caretaker niya? Apo. Tapos yun po, may singit-singit na saging. Ito po, mga inabutan na namin to. Yellow, no? Golden? Gusto po ng, ano ang puso eh. Ng, puso ng stingless. Ng saging, pinupuntahan wow, po. Wow, ano guwabang malala. Ano guwabang ha? Apo ba? Yes. Socialite ta cat guava. Hindi bayabas. Hindi bayabas. Ito yung pink oh. Oh, humihingi na ng butok eh. Masarap to ano, gawing guava jam. Yun, dami nga kasi po nag-suggest. Pink ang ano ang itsura niya. Ang sarap. Oh, pink, sarap. Sarap tingnan. Wow. Oh. Kaabot kamay din ng ano dito, buko oh. Pwede mo sabing nakaakit ka na ng buko, ano, puno ng yung. Nagka-camera trick po, para mga kayo nag-akit ng puno. Yan, so siya, may mulabe po kami. Hinihita namin yung iba pa pang puno. Ito yung mulabe? Apo. Trivia, nalaman ko lang kagabi, ang mulabe daw at saka lagundi ay cousins. Apo. Ah, talaga. Mm. Parang Vitex po, isa sa scientific name yung thing. Oh. Sabi ni tatay, may santol rin daw ako. Opo, yan na po, nandito na tayo sa santol. Ayan po, mga tanim na rin okay, po namin. Tapos nakipagpalit kayo ng kalakal kanina. Opo, sa bumili ng durian. Okay. Ito sayang po, maganda sana to wild sunflower. Pero maganda, ah, yeah. Oo, yan. Maganda yan, wild sunflower. October po ang ano nito eh, October to February. Okay. Paano i-propagate yan? Yung wild? Wala lang? Tusok lang po. Tusok lang. Nakuha lang din po namin yan sa tabing daan. Ganda. Tusok lang pala yan. So hindi nakalaan sa buto. Pero ang isang concern lang po namin, sir buddy, ano? Anahan ng ahas. Ito? Bahayan. Ah, bahayan ng ahas. Kaya medyo pinaprun lang. Hindi po na masyado. Pero maganda siyang pambakod. Pero yun lang ang catch daw. May nakita ka ng asti. Marami po. Ayan, ito punla ko to, sir buddy. Ang bayabos na yan. Wow. Wow. Malaki yung bunga, oh. Yun, oh, ang laki. Sana, sana. Ang laki yung... Oh. Okay, ito. Wow. Kunin mo. Precious. Oo. Tapos ano po, napansin din namin, dumami na yung mga ibon. Ibon. Ganun, talagang may mga butterfly. Nakakatawa po. May kape din po kami doon. Sila, pero hindi masyado na po. Sayang, ang daming yung santol, oh. Oh my God. Yan po yung ginawa sinantolan. Yung ulam natin mamaya. Ito, namumuhay coffee, oh. Ah, ito po, coffee. Kasi hindi pa, nasisimula pa lang po. Ah, yan yung mga bees, ayan. Magpo-pollinate sila, oh. Isa pong trivia na ano, sa stingless, yung nakukuha nila dyang nectar, maganda rin po sa katawan ng bees. Oo, so double purpose na. Maganda sa kanila, and maganda rin po pang pollinate. Ganda. Ang tamis yung santol nila, ah. Madami.
Ang galing naman, tamis. Pinulot mo lang to? No, pinikas ko yan. Ang stainless, parang noipi. Mm. Sense of ano po niya, kailangan ko na magtrabaho pag may sense of light. Oh. So yung light, sense of direction niya, ano niya yon na parang, oh, trabaho na tayo. So pagdating po ng gabi, naano na rin po, uwian na rin sila. Wala na rin pong umaano. So nagbibenta na lang kayo ng mga hanay? Apo. Pero ang harvest po kasi namin once a year lang po. Once a year. Anong month yan? Po? Anong month? Usually po mainit dito pagka April, pa after Holy Week. After Holy Week. Mm-mm, dito po sa amin. Tapos, minsan po, pag gantong August, may sumingit na mainit. Yan, pwede rin naman po. Basta mm-mm, mainit. Mm-mm. Kasi pag maulan po, medyo mataas ang moisture content. Oo. Trisha, ito, grow mo sa receiving area mo. Buhok ni Maria. Oh, parang si Fernwood. Oo, Fernwood. Hello, Fernwood. Diba? May advertisement. Mga wedding na venue. Paano tinatan ni Mr. Buddy? I think, I don't know. Baka, yun ang hindi ko alam. Buhok ni Maria. Ito, itong baging-baging. Kung makakuha ka niyan, tapos ano, ang gawin mo, itrim mo yung itong roots para maglabas siya ng red roots na bago. Dami natin ito na may survive. Para yun yung maganda. Mm-hmm. Tapos i-kwento ka lang din po yung stand namin. Okay. Tinibayan na po namin kasi for ano na rin po eh. Oo. Long term. Ano na siya, nakasimento na po para pag may bagyo, tapos may tali na lang po. Mm. Tapos yung mga yerong hindi nyo nagagamitin, pwede nyo gawing ano. Pwede na rin. Mm. Recycle lang na recycle. Ayun. Ikaw hindi nag-prepare ng box? Oo, na meron, ginaya po namin yung size nung sa UP. Mm-hmm. Tapos kami na po nagawa. Ano po, palochina ang ginamit namin para treated na po. Tapos may pintura lang para double protection. Hindi po ganun mabilis anayin. Anayin. Mm-hmm. Nice. Matamis din ang ano lang. Nanikman ko na rin. Antamis nung ano ha, yung antamis nung tawa, yung santol. Yan, ito po, rambutan, abot ka ba? Yan, rambutan. Masarap din to. Gusto nyo? Kaso hindi pa po lang ho, hidog. Ano to? RR? Po, oh, pwede na. Oh, dami po. Tuklapin. Tuklapin. Mm-hmm. Pero pwede. Oh, dami na nang kinain, ano, rambutan. Ilang araw na kami dito, rambutan. Dalawang linggo na kami nagrambutan. Dalawang linggo na kami nagrarambutan. Pero ewan kung hinog pa yan. Hinog ko, Bel. Hinog na ba? Hinog na. Fruit buffet. Sarap. Tapos yung langka po, maganda po kasi yung dakta niyan sa pag-ano ng propolis. Okay. Mm. Di ba pag sinusugatan po, ang lalabas po yung puting ano niya. Yun po ang kinukuha ng mga bees. Mm. Maganda rin po ang langka. Plus maganda rin tong turon. Minatamis. Ay, oo oh, nga, fernwood. Ay, yan ah. Yun siya sa mga. Mm, ano? Red. Oo nga. Nice yan. Flu effect. Hindi. Pag nandun sa reception mo, hindi. Hindi. Iba experience ko sa aser body. As in, grabe. Isang beses. Pag naglilibot dito, may aso. Oo, kasama ko po mga aso pag naglilibot. Mm. Para ano. Ah, ba't wala tayong aso ngayon? Diyan naman po si Kuya Umi eh. Kaya pala nauna si Kuya. Pag mag-isa lang po. Mm. Ito maganda to. Kamuning. Kamuning, yan. Ang laki. Maan. Bigay lang po sa amin yan. Bango bulaklak niyan eh. Bango bulaklak nito. Gusto rin ng stainless to? Hindi po. Ah, ayaw niya. Mm. Hindi niya ano. Mm, yan, may buds na. Kambit mo na lang doon. Yung? Mic. Hindi ko po alam. Parang hindi pa po ako nakakita may pumunta dyan. Mm. So, si, pang ano lang po. Pang-track lang. Mm-mm. Yun, so kalaman. Yun po, parang intercrop talaga kami. Hindi mm-mm po. Tapos gusto namin dikit-dik, ano, hindi, yung, iba-iba po, ayos na ayos yan. Shape. Sobrang manicured. Oo. Gusto namin yung magulo pero maayos. Yeah. May gulo pero maganda. Yung mga ganong style. Mm-mm. Farm talaga. Mm-mm, farm po. Tapos yung mga may mga tumutubo pong mga, ay, alagaw, ganun. Hindi na rin po namin pinapatay. Asa yung alagaw? Parang vanilla to. Ayaw po, may vanilla din po. Ganto? Kaso,
hand pollination po ate. Oo, hand pollination yan, kamahirap. Pero ang lusog niya, oh. Binigay lang po sa amin yung pananim, kaya tinanim po namin. Kailangan mo siyang i-hand pollinate. Opo. Kasi ito, dito po yung... Ito po ang history po niyan, kaya po naging fish pond. Kasi kahit anong itanim po namin, namamatay. Mm. Kasi anuhan po ng tubig. Mm. Sagot ay convert na natin. Kasi wala din eh, hindi rin naman mabuhay lahat ng sayang yung mga tinatanim. Ay, kaya naging po, pond. Naging, nagkaroon po kami ng ganyan. Yan. Yeah. Dito po tayo. Saan nagagaling yung tubig? Doong sapa. Mm-hmm. Tapos nagtanong po kami sa barangay kung pwede po kami maggawa ng linya po ng tubig. Mm-hmm. Tapos may filter po kami dun sa tangke na buhangin at bato. Tapos yun na po ang magsusupply dito. Ayan, paibaba po. Fish pond po. Mm-hmm. Ganda. Oo. Tilapia to. Pwede tayo magpakain ng fish. Ano kuya Ome? Tilapia po. Ayan, sige. Kuha ka ng feeds. Gusto ko po ara si Doña Aurora. Doña Aurora? Kaso ewan ko po, parang hindi siya nag-ano sa palayan na ano. Pang ano kasi yan eh, pang summer. Hmm. Summer crop. Tapos yun po, ito po, pili. Maganda rin po yung dakta niyan sa ano. Mm-hmm. Saan ba may anong pili? Mulberry po, singit-singit. Maganda gusto rin nalang mulberry. Ay, hindi naman po pinupo. Gusto po ng ibon. Tapos yun, nara po, sinisingit-singitan namin. Tapos nakakatulong din po sa mga kapitbahay kasi yung mga bees, di ba? Mm. 500 meters po talaga ang flight distance na. Pero kami po, may inaano namin na 250 kasi syempre pag 500 medyo stress na yan eh. Mm-hmm. So at least nagtutulungan yung ibang may mga dalandan dito na pupuntahan din nila. So, mm-hmm. Ayun po, Acapulco po. Acapulco, okay. Yes. Gusto rin nila yan, flower na Acapulco? Opo, gusto po nila yan. Tapos yan medyo ano, ganun lang din po, papunta din sa ibaba. Ang dami palang pond eh. Apat po yan na ano. Pero ina-alternate po namin para hindi isang baksakan. Mm-mm. Kasi yun po, yung nahuhuling tilapia for farm consumption. So, pakain po sa poultry. Ganun. Kailangan mo na talaga mag-open. Wala na po. Sita po, ito ay matandang nara na po, pero labas bakod na. Ah. Ayan, nakakatulong din po sa amin. Kasi ang daming butterfly po doon. Oh. Mm-mm. So, ganun po. Ang ganda. Hanggang dito na siya. Apo, doon sa paibaba. Kaso maano na po, doon gubat. Oo, doon medyo may ahas po. Doon na may ahas na talaga. Sigurado na. Pwede, pwede ka na mag-open for tourism. Yun, yun na pwede na. Pwede na, sir. Bali. Social media lang katapat niya. Isang boosting lang yan. Hindi pa daw siya rin. Yeah. Aray, pwede, pwede na mag-open. Siya lang iniintay ko eh. Oh. Kasi na po, siyempre maraming work. Hindi na po namin dinadala dito kasi medyo magubat na po. Mm-hmm. Pero yung takara niya, masasarap din po yung buko dyan. Hindi, magandang attraction to. I-branding mo na, ano, yung nga, hindi yung sinabi mo, ano, maganda na, ano, magulo na maganda. Magulong maayos. Magulong maayos. Parang si Trisha. Ay, medyo malambot lang po ito. Ito po, malambot. Gusto niyo po mag-fishing? Pwede, may bulati pa. Ayan. Sige na, mag-fishing-fishing kayo. Yung mga students po, tuwan-tuwan, nagsisigawan na. Kahulit po yan. Malamig dito. Malamig. Oh, yes. Mahangin. Nice. Yun po, yung mga yung punong kahoy po doon, yun, ano na po yun. Parang boundary nyo na yan. Hindi po, amin pa rin po, pero hindi na po namin ginalas. Oo, nagsiswimming sila. Yung mga aso po ang hiling mag-swimming every morning. Nagsiswimming dito, yung mga aso? Nagsiswimming din po ng pagkain nila. Yes, Kuya Ome. Miss Queen time. Maganda na tong farm. Pwede na. Pa-zoom nga po si Mr. Pogi ng suba. Ayan. Mami, ikaw. Pa-try. Mm. Lagi ang lagi. Paano naman
pamiwa. Ayan. Ayan, kuya. Ang ano, nung pag nagpapakala dito, Sir Buddy, lagi may music eh, para masaya sila pag ano. Ayun, sino? Dami, no? Nasaan, nasaan? May signal nila, di ba? Oo. Nice. Ayan, dito po tayo sa ano. Yun. Parang ang lalaki na. Opo. Pwede nang kainin. Pwede nang kainin. Ginataan. Mga ano, sinigang. Yun na yung sinigang naman yan sa Bayabas. Sinigang yung malabas. Tapos pag ano po, may adola kami, yung sinigang po namin. Medyo mahal na rin po ang feeds. Ang feeds, tama. Dami? Malaki mo. Hindi na kayo bumibili ng fish. Si tatay po kasi napakahilig mamibas. Sabi namin, tay, bawal ka nung gumala at nag may COVID. Dito na siya namimibas. Mag-aano pa po eh, si tatay, nagbabatangga. Po sa kabila, nagtatry po kami ng carpa. Kaso bago pa lang po kaya. Yan ang malalaki, carpa. Yung laki nun. Kainan talaga nila ngayon. Twice pa rin ba sila sa mga minsan, pag may budget, twice a day. Lalaki na? Saka nakakaalo pa no orin. Mga kalabasa na po. Ayun. Sex reverse o YY ayan, main? Sex reverse po, yeah. Paano yun? Di pag naubos sila, maglalik ka ng ano? Oo. Oh, bago na po. Alam ko na, ha? So, basically, Sir Buddy, ganun po sa buong farm. Intercrop, more on fruit bearings talaga, nyug. Nyug po kasi year round, rambutan, ganun, lansones po, suha, avocado, yung pagdaan po natin doon, yung durian. At maganda nga yung pagkakatanim niya, parang forest, yung minimic, yung natural, ano, natural landscape. Kasi sabi nila, pangit naman po pag ayos na ayos, parang di naman sila ganun sa buntok na nalilit. Ito na mga attraction mo sa guest, no? Ito na mga attraction mo sa guest. Opo. Namimingwid sila. Ah, nakaano pa ha, insulator. Oh, mainit po eh. Yung water mo, tuloy-tuloy lang yan. Opo. Tapos ano po, pagdating naman po, Sir Buddy, sa dulo, babalik na rin po sa ano? Sa ilog? Sa parang sa, na, oh, may maliit sapa. Sapa dito. Yung boundary po, sapa. Tapos, galing. Tapos isang filter lang po. Kasi sabi nung nagturo po, sabi nung sad pang naman po, wag masyado. Pagsabihan mo. Dapat ano, doon ka na sa ano. Ilulubog ka, diba? Para mabilis, sa maraming kumakain, doon ka na mamingwit. Pwede nyo po ibig. Ano? Ibig. Para lumabas sila. Ang dali ah. Ayan! Taas mo na. Ay, teka. Ay! Hindi nakalock. Hindi nakalock. Uy, Omay, pala nila. Kaya ang haba nun. Nakaalis? Hindi, nandiyan pa siya. Ayan na, pwede na. Taas mo na. Ayun. Pwede na. Pwede ng prito. Pwede nang ibalik. Ayun po. Wow. Ibalik natin. Hindi, ibabalik ba?
Kuya? Pwede na. Ay po si Ate Maris. Ay. Hello po. Hello sir. Hello sir. Hello po. Para talagang reunion. Hello po. Hi sir. Nalalaman niyo kami. Yes. Siyempre, tayo-tayo lang. Yeah. Hello, ma'am. Ay, kaya maraming durian ngayon. Hello, ma'am. Hello, sir. Hello, po. Hi, nice to see you ulit. Tata pa rin. Ay, si tate, baka paano dun sa... Siya ba di, anak ni Mali ito. Ay, siya ano, matigas. Hello, po. Hello, po. Hello. Tapos sila, Paji. Ay, hello po. Hello po, ma'am. Kasi Ate Maris po. Maaga kay Sir Buddy, ha? Ha? Malapit na yata pinagaligay. Ay, kasi Ate Maris. Galing kami Lukban. Si Bro. Ah, malapit na. Nag-overnight na kami sa Lukban. Oo, oh, nga. Kami Tagaytay, eh. Dito galing pa kayo Tagaytay. Sa Tanaman. Tanaman. Tapos San Pablo. Mas malapit din, eh. Oh. Maganda ang daan. Oo. Pagka nag-Los Baños pa, Kalamba. Malayo, no? Malayo. Sa inyo. Iikot. Ano oras pa kayo naalis ng ano, Tagaytay? 6 o'clock po. Ang bilis. Lamig dito. Nakakain na po ba? Ganda rin, ha? Ganda rin ang farm nila. Meron ko nakita yung vlog niyo yung maluwang ako. Alam. Yung lake. Grabe yun. Iba yun. Iba yun. Ibang level. Ibang level. Parang nasa ibang basa na kayo. Parang pumapantay yun kay Dorian Land. Parang gano'n yun. Parang gano'n. Grabe yun. Ang ganda. Namimingit ka ngayon, sir? Halos sa grip. Dita Merlita. Running water po ito? Opo. May ilog ho dyan. Kinuna naman ng tubig. From the ilog punta dito. Tapos exit din sa ilog din ulit. Ilog. Ayun! Maliit pa rin. Maliit. Punta itong puno ito. Galit na dito. Maraming. Pili. Ano ho? Pili. Apo. Pili na. Pili. Pili. Maganda rin source ng ano po yan ng dagta. Ha? Para sa lupot. Kaya nagkanib dito. Malapit na Lukban dito. Boundary. 50 kilometers. Maganda rin din. Before kayo umuwi, mag side trip muna kayo doon. Sa simbahan. Maganda simbahan nila eh. Ah, doon sa kamay ni Jesus. Pwede rin. Parang kulang kayo ng isa. Dalawa. Yeah. Ay, hindi mo sila sumama. Ay, yung mga pasok na po. Mga pasok. Family first. Okay, ikot tayo. Ma'am? Or gusto mo pang magpahinga? Hindi pa sila nagme-merienda. Oh! Nakakain lang namin sa San Pablo. Tumagi, alam mo sa kami doon. Papasir din mo. Okay, let's go. Nara. Pwede pa rin itong convert ng pondo? Opo, kaso... Ah, may tanim na. Kailangan po, Sir Badin, ang tubig. Kasi paano po pupunta dito? Ah, oo. Malalim pa rin yan, o. Malalim po. Tubigan po kasi yan. Mga dragon fruit po. Pero singit-singit. Ganun po. Basta may binigay sa aming pananim-tanim, Sir Badin. Ito, bigay din po eh. Tapos, tay, ano nga itong malaking bulaklak? Ay, yung malaking, ang tawag dyan sa punong yan? Wild. Binabing, opo. Sabi po nung mga anong, malapit na daw po yung maging parang mawala. Marang, no? Ah, eh, parang pink marang. Yung bulaklak. Gusto din po yung puntahan ng mga bee. Ah. Pamunta.
Ang kasoy hindi masyado gumanda. Ayaw nila. Ah, malamig kasi dito. Ayan po, nagsuform ano, sila yung bees. Ayan, ang dami oh. Dami, oh. Sophia, kita mo ah. Hindi nang stingless nga pala. Pag nagsuswarm po, parang sign na lumalakas na yung colony na pwede mag-split. Huwag niyong ihipuin yung bahay niya. More on ang stingless bees, mahilig sa mga hairy. Oh, I see. Mm, kaya po yung bee suit namin talagang. Yung iba po, iba pinapractice nila walang bee suit, pero kami po talaga para hindi siya nakakailang po eh, kahit sanay ka ng ano. Dami. Aliberi ka po. Barako? Ito malalaking butil, hindi siya ano. Pero kalakihan, pero yan oy, binili ko sa Laurel. Panamin. Malaki na. Apo. Dito na tayo sa may durian po. Ayan na, highlight. Dito na tayo sa highlight. Diba, sa body kahit sino pwede pumitas. Durian. Pwede rin po tumubong durian sa Laguna. Ang dami. Ito ang dami. Sabi nga namin, sir body, parang Christmas tree. Ah, yes po, mapuputol. Ay, picture, picture. Ayun po, para madami-dami. Ay, huwag po sa ilalim mismo at baka may malaglag. Awa nga po, pagka pala ano, hilog na. Ah po. Sayang po na medyo mauna, pero kita po dito yung mga... Banahaw. Ang bango ba? Ibig sabihin may hinog dito? Opo. Oo. Sisimula na po dito maan. Para ngayon po yung peak niya. Peak na yun. Parang Sir Buddy, alam na lang na. Alam niyo na ako. Ganito po yung bulaklak niya. Under yan. Ayan, ang ganda. Ang ganda, no? At gustong-gusto ng bee. Oh yeah, may amoy na nga, may hinog na. Sayang yung durian peaking niya. Taga Saludaw. Sasamputin, sasamputin. Sumagdali namin, kasama. Kasama. Maya-maya, nagsusuntukan rin. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.